And you are now watching Legal Minds, kung saan ating lilinawin at ihimayin ang mga isyu na may kinalaman sa batas. Different credit card holders ay qualified sa pawayan at simula ang pambayad. Kaya meron tayong order guidelines sa PAW na pwede silang pumayad. Hindi in-specify sa batas kung ano yung other identifying features, pero example siguro niyan kung meron kang prominente na... Pag credit card, wala namang guarantor na ngayon eh. Hindi naglalagay na kasi wala kang gusto mag-guarantor. Dito, kahit anong pagpakita o pag-video o pag-upload mo ng litrato na may hagdad o malas mga litrato o nagkipagtalik, kasama to, pwede itong masakop sa cybersex. Ako pa rin si Christian Manyo at ito ang Legal Minds kung saan ating sabay-sabay uunawain at ihimayin ang mga isyu na may kinalaman sa batas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na ang programang Legal Minds, kung saan ating sabay-sabay na alamin, pag-uusapan at lilinawin ang mga isyu at paksa na may kinalaman sa batas. Ako po si Christian Manyo. Ngayong araw ating ihimayin at aalamin, ano nga bang ibig sabihin ng kasong plunder o pandarambong? Lahat ng yan ay papaliwanag ngayong araw ni Attorney Dan Calica. Sa nagdaang mga administrasyon, madalas nating marinig sa mga balita ang kasong plunder o pandarambong. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang kaparusahan at sino-sino ang maaaring kasuhan? Plunder was made a crime in 1991. Medyo recent lang, no? Sa ating revised penal code, mayroon tayong mga batas tungkol sa graft and corruption, bribery, no? Pero meron isang mas malaki pa pala na kamalian, no, na ginagawa ng isang public officer, that is pagkamal ng ill-gotten wealth, no? Sa ngayon kasi hindi lang maliit na pera yung kinukuha ng public officer, mas malaki pa, no? So ngayon na ininak ng kongreso natin na lahat ng pag-aamas ng ill-gotten wealth to the amount of 50 million pesos, iko-considera na plunder. And yung plunder na to, medyo mabigat yung parusa, no? Reclusion perpetua. No? Actually, dati, nung pwede pang i-impose yung death, reclusion perpetua to death. No? Kasi napaka mabigat na kasalanan to na ginagawa ng public officer. No? So, magandang marami na rin. No? In fact, sa ating bansa, may na-convict na pinakamataas na pinuno ng ating bansa, no, dito sa plunder law, no, si yung unang pinakamataas na pinuno natin si former president Joseph Estrada, na convict siya ng plunder, although after being convicted by final judgment, nag-grant naman siya ng absolute pardon ni former president Gloria Macapagal Arroyo, no. Tapos actually, si former President Arroyo, na-charge din siya ng plunder. So, medyo matataas na pinuno natin yung na-charge nito. Currently, there are three senators, no? Si Senator Enrile, si Senator Revilla, at si Senator Jinggoy Estrada. They are also subjected to cases, no? For plunder. Opo. No? So, ito yung panibagong krimen na ininak ng Kongreso. Sa totoo lang, no, kasama din si former President Joseph Estrada nung inapprove nila itong plunder law. Sa usapin ng korupsyon o pagkakamal ng pera ng taong bayan, ang kaso ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kaya naman plunder. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang kasong ito? At ano nga ba ang kaparusahan para rito? Actually, may yung plunder, makukumit siya, no, ng public officer who amasses ill-gotten wealth through any of a combination or series of criminal acts. Yung tawag natin dito sa criminal acts, yung mga predicate crimes. Yung mga predicate crimes, ito yung mga mas babanggit natin ng mga graft and corrupt practices, no? Ibig sabihin, malversation of public funds, no? Ginagawa yan ng punish yan under the revised penal code, no? Graft and corrupt practice yan, no?
bribery, pagtanggap ng regalo, ng reward, no, in consideration for the performance of duty of ng public officer, graft and corruption din yan, no? Okay. So, illegal conveyance ng ating government property, graft and corrupt practice din yan. So, may anim na predicate crimes na tawag tayo. Ito lahat mga graft and corrupt practices, okay, no? So, ngayon, pag may combination ng anim na yon, ibig sabihin, any two, or ginawa siya yung isa, yung paghingi ng regalo, done in a series, yung tawag natin dyan is plunder. Kasi, kumbaga, sama-sama na ng mga graft and corrupt practices, kaya ang laki nung nakukuha ang pera from the public fund, no? Amounting to 50 million. So, magkaugnay sila. Kumbaga, yung anak tong mga Graft and Corrupt Practices Act, yung tatay, yung plunder. Kumuha sila ng pera from the public funds. Ifo-forfeit lahat to in favor of the state or the government, no? Tapos yung reclusion perpetua kasi, meron siyang tinatawag natin na accessory penalties. Kumbaga, kaakibat na siya doon. Pag nag-impose ng reclusion perpetua, may kaakibat na na other accessory penalties. Kagaya isa dyan na, is perpetual absolute disqualification. No? Ibig sabihin, tatanggalin ka sa pwesto mo, current na pwesto, kung andun ka pa. No? Second is disqualified ka na mag-occupy ng ganong pwesto sa gobyerno. No? Pangatlo, you're also deprived of your right to vote and be voted upon. No? Okay. And yung masaklap pa dito is yung retirement benefits mo. Wala na rin. Tatanggalin din. Mm-hmm. But you would wonder, of course, why former President Estrada is now... Actually, yun pa yung follow-up question ko. Actually, run for president. Matagal na nating naririnig ang terminong ill-gotten wealth. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano masasabi na ill-gotten wealth ang kinamkam ng isang tao? Siyempre, yung public officer pumasok sa gobyerno, supposedly, public office is a public trust. No? Yes. Tapos, meron siyang sweldo na nakukuha sa gobyerno. Unfortunately for now, hindi ganun ka... competitive compared sa private businesses, no? Mm-hmm. Pero government, as much as possible, tries to increase also yung salaries, no? And sources ng income ng ating public officers. So, yung public officer, pag nagkamal siya ng kayamanan, beyond, no? Beyond dun sa capacity niya as a public officer, that is what we call as ill-gotten wealth, no? Kumbaga, mag-a-arise yung question, saan niya naman nakuha yung additional income niya? Eh, he's earning only this much as a public officer, no? And it could be any of these six predicate crimes, no? Kumbaga, dahil nag-a-approve siya ng transaction, binibigyan siya ng bribe or ng reward ng kumukuha ng kontrata sa gobyerno. Opo. No? So, this will raise a question. It is beyond his capacity, no, as a public officer to earn. Yun yung tawag natin na ill-gotten wealth. Actually, sa panahon kasi ni former President Marcos to talaga naging prevalent, no, yung ill-gotten wealth. In fact, maraming kaso, no, na sinaris against the former president saka yung mga tawag natin na mga cronies niya. No, that time, eh, paisa-isa yung kaso na fina-file. Eh, they did it on a systematic level, no? Yung pagkuha ng pera sa kabangyaman natin, no? Kaya naisip nung after the ouster of the former president, naisip na i-enact tong plunder law. No? Okay po. Para dahil marami silang ginawa, iisang kaso na lang i-charge sa kanila yung plunder. Pero napakabigat nga nung parusa sa plunder.
Gaano nga ba kabigat ang kaparusahan sa kasong Plunder? Kung ang Plunder ay non-bailable, paano nga ba nakalabas sina dating Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla? May tinatawag tayong preventive suspension, no? Ibig sabihin, immediately after the filing of the information, it's mandatory based sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isususpend siya from office. No? Pero that period is just for a period of 90 days yung preventive suspension. No? After that, syempre, pwede na siyang bumalik sa office. No? Pero itong Plunder Shari is reclusion perpetua. Ibig sabihin natin dito, it is what we call as a non-bailable offense. No? Ibig sabihin, hindi pwedeng lumabas sa preso yung naakuswan ng Plunder, di ba? Senator Enrile, saka si Senator Jinggoy Estrada, nakalabas sila, no? Although non-bailable offense to, dahil capital offense siya, pag hindi malakas yung ebidensya against them, they can also be released from prison, no? And they can post bail. Kasi sa ating mga Pilipino, lahat tayo may karapatan na to be released on bail, no? Mm-hmm. Except only for what we call as capital offenses or offenses punished by reclusion perpetua. Okay. And Plunder is punished by reclusion perpetua. Opo. No? Pero may exception doon, pag may hinayong ebidensya against you, pwede kang makalabas as what happened to Senator Enrile, supposedly, no? And Senator Jinggoy Estrada. Ang kasong Plunder ay madalas isampa sa mga opisyal ng gobyerno. Ngunit maaari nga rin bang sampahan ang kaparehong kaso ang publiko? Yung Plunder, di yung pangunahing panauin dito, katauhan dito is the public officer. No? Yung public officer, yung nagkamal ng ill-gotten wealth while he is in public office. No? But apparently, a private individual, no, supposedly facilitated, no, parang in contradiction siya sa konsepto ng Plunder, no, but it's a private person can also be in conspiracy with a public officer. Mm-hmm. No? So pwede ring mapanish yung private person kasi yung Plunder, it can be committed by the public officer in connivance with the members, kumari ng kanyang pamilya, yung close business associates niya, kahit yung kaklase niya sa eskwelahan, no? Who may be public officers also or private individuals. Mm-mm. So pwedeng makasuhan din yung individual in conspiracy with the public officer, no? Okay. In committing Plunder. Kasi pagkakaalam ko, Plunder yung kinaso. Muli, ako po si Christian Manyo at ito ang programang Legal Minds, kung saan ating sabay-sabay na alamin, pag-uusapan at lilinawin ang mga issue at paksa na may kinalaman sa batas. Kung kayo ay may question o topic na gustong pag-usapan, i-message lang yan sa aking Facebook page na Christian Manyo o kaya naman i-tweet ako sa aking Twitter handle at @xchan_mano. Magandang araw! And you are now watching Legal Minds, kung saan ating lilinawin at ihimayin ang mga isyo na may kinalaman sa batas. Different credit card holders ay qualified sa PAW yan kasi wala kang pambayad. Kaya meron tayong order guidelines sa PAW at pwede silang tumakas. Hindi in-specify sa batas ano kung ano yung other identifying features. Pero example siguro niyan, kung meron kang prominente na... Pag credit card, wala namang guarantor na ngayon. Hindi naglalagay na kasi wala kang gusto mag-guarantor. Dito, kahit anong pagpakita o pag-video o pag-upload mo ng litrato na may hard-edad o malas mo mga litrato o magkipagtali, kasama to, pwede itong masakop sa cybersex. Ako pa rin si Christian Manyo at ito ang Legal Minds kung saan ating sabay-sabay uunawain at ihimayin ang mga issue na may kinalaman sa batas.